Before we start, let's all pray. Bago po tayong mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. We were born as a sinner and we were supposed to go to the eternal hell because of our sin. Kami po ay pinanganak ng mga makasalanan at kami po ay nararapat na mapunta sa walang hanggang impyerno dahil sa aming kasalanan. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po hinahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula sa walang hanggang pagkawasak. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po sa araw ng Panginoon, kami na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon-tipon upang purihin ang iyong pangalan at sama-samang makinig ng iyong salita. Whenever we gather together, let us remember the grace of the Lord and the love of the Lord. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon-tipon, nawa lagi po naming maalala ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon. And also let us get the spiritual strength through the Word of God. At nawa magkaroon kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. We are praying for the incoming our summer retreat in the first week of April. Idinadalangin po namin yung papalapit po naming summer retreat na magaganap po sa unang linggo ng Abril. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors. Magawa nawa namin yung aming makakaya upang aming maimbitahan yung aming mga kapamilya, kapitbahay, at mga kaibigan. We know God really desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Alam po namin na ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So, we really pray may Lord's Source will attend the summer retreat and listen to the God's Word. Kaya dalangin po namin na maraming mga ligaw na kaliluwa ang dumalo sa summer retreat at makapakinig ng salita ng Diyos. Today, because of the COVID-19, many of our brothers and sisters, they were not able to join this Sunday service. Ngayong araw po, dahil sa COVID-19, maraming mga brothers and sisters yung hindi po magawang makadalo sa iglesia. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, let us trust in God and also please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawa wag po nilang kalimutan na ipagpatuloy yung kanilang sinserong buhay Kristiyano. From the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Simula po sa umpisa ng Sunday sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible, Psalms chapter 20. Tignan po natin, buksan po natin sa Awit chapter 20. From verse 1 to 5. Mula po verse 1 hanggang 5. Okay, babasahin ko po. Ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kaguluhan. Ang pangalan ng Diyos ni Jacob ang magtataas sa iyo, naway sakluluhan ka niya mula sa santuwaryo at alalayan ka mula sa Zion. Maalala nawa niya ang lahat mong mga handog at tanggapin niya ang iyong mga handog na sinusunog. Naway ang nais ng iyong puso ay ipagkaloob niya sa iyo at tuparin ang lahat ng mga panukala mo. Kami magagalak sa iyong pagliligtas. At sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming watawat, ganapin nawa ng Panginoon ang kahilingan mong lahat. First, if you think about this Psalm chapter 20, if I explain the background of these Psalms, this Psalms is written by King David. Kung sasabihin ko po sa inyo yung background ng talatang ito mula po sa Awit chapter 20, isinulat po ni Haring David yung mga talatang ito. Before David fight with the enemy like Aram and then Ammon, he prayed to God. Bago po nakipaglaban o nakipagdigma si Haring David doon sa Aram o kaya sa Ammon, nananalangin po muna siya sa Diyos. Yeah. Especially if you look at verse 5, we will rejoice in your salvation and in the name of God, in the name of our God, we will set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions.
Lalo na po sa verse 5, kaming magagalak sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming watawat, ganapin nawa ng Panginoon ang kahilingan mong lahat. As you know well, God promised the promised land, the Canaan. Gaya po ng inyong alam, ibinigay po ng Diyos yung pangakong lupain, yung lupain ng Kanaan. So, if you look at Joshua chapter 1, verse 3, every place that the sole your foot will tread upon, I have given you. Gagaya nga po ng sinabi doon sa Josue chapter 1, ang lupain na inyong tinatapakan, ng inyong talampakan, ay ibinigay ko na sa inyo. Yes, God promised the Israelite the land of Canaan. Ibinigay po ng Diyos yung pangakong lupain, yung lupain ng Kanaan. Yeah, like this, we also should remember we were called as soldiers of Christ. Gaya po nito, kailangan tandaan din natin na tinawag tayo bilang kawal ni Kristo. So we should widen the territory of gospel in order to glorify God's name. Kaya kailangan palawakin natin yung teritoryo ng Ebanghelyo upang luwalhatiin yung pangalan ng Diyos. First, let's think about why God saved the Israelites among the nations. Pinakauna, pag-isipan po natin, bakit po ba unang iniligtas ng Diyos yung bansang Israel maliban o liban sa ibang bansa? There are several reasons. Marami pong mga dahilan. First, if you look at the Bible, you can understand God called Israelite from the Egypt in order to make His children. Pinakauna po ayon sa Biblia, iniligtas ng Diyos yung mga Israelita mula sa Ehipto upang gawin silang mga anak. Okay, let's open the Bible, Exodus chapter 4. Tignan po natin sa Exodus chapter 4. Exo sa bookmark. Exodus chapter 4 verse 22. Exodus chapter 4 verse 22. Then you shall say to the Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my son and my firstborn son. Sabi po dito, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ang aking panganay na anak. Yeah. While the Israelite, they were slaves in Egypt, God sent Moses in order to save the Israelites. Habang alipin pa yung mga Israelita doon sa Ehipto, isinugo ng Diyos si Moises upang iligtas ang Israel. And God said to the Moses, Israel is my son and my firstborn. At sinabi po ng Diyos kay Moises na yung Israel, sila ang aking panganay na anak. And also, there is another reason why God saved the Israelites. At syempre, meron pa pong ibang dahilan kung bakit iniligtas ng Diyos yung Israel. Let's open the Bible, Leviticus chapter 26. Tignan po natin sa Leviticus chapter 26. Verse 12. Leviticus chapter 26, verse 12. Leviticus chapter 26 verse 12. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At ako'y laging lalakad sa gitna ninyo, ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Yeah, this is the reason. I will work among you and be your God, and you shall be my people. Yes, God called Israelite to make them to serve God. Ito po yung dahilan na ako'y laging lalakad sa gitna ninyo, ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan, kaya iniligtas po ng Diyos yung Israel upang sila ay gumagamitin ng Diyos. God wanted to dwell in the middle of the Israelite. That's why God has chosen Israelite as His people. Nais po ng Diyos na manirahan sa gitna ng Israel, kaya naman iniligtas niya yung Israel upang kanyang maging bayan. Yeah. And also, God called Israelite in order to make them to serve God. At iniligtas din po ng Diyos yung Israel upang paglingkuran nila ang Diyos. And also one of the important reason God saved the Israelite in order to make them His armies. At isa pa pong mahalagang dahilan kung bakit iniligtas sila ng Diyos ay dahil nais ng Diyos na gawin silang hukbo. So since Israelite came out from the land of Egypt, Israelite they had to fight with so many enemies. Simula po nang lumabas yung mga Israelita doon sa Ehipto, kinakailangan na makipagdigma sila sa maraming mga kaaway. Especially, God commanded Joshua, since he entered the land of Canaan,
he has to fight with so many enemies in the Canaanite. Lalo na po nung nagsimulang mamuno sa kanila si Josue, nang nung pumasok sila sa lupain ng Kanaan, kailangan makipagdigma sila sa mga kaaway na nasa lupain ng Kanaan. So, we can understand God called Israelite in order to make his people as soldiers or armies. Kaya mauunawaan po natin na iniligtas ng Diyos yung Israel upang kanya maging bayan, upang sila ay maging kanyang hukbo. If you look at Exodus chapter 12 verse 41, at the end of the 430 years, the armies of the Lord came out from the land of Egypt. Sabi nga po sa Exodus chapter 12 verse 41. Sa katapusan ng 430 taon, ng araw ding iyon, ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Yes. So, God said, the army of the Lord went out from the land of Egypt. It means Israelite, they also were called as an army of God. Yung hukbo ng Panginoon ay lumabas mula sa lupain ng Ehipto. Ibig sabihin po nito, tinawag ng Diyos ang Israel upang sila ay kanyang maging hukbo. Why do we need the soldiers or armies? Bakit ba kailangan natin ng kawal o hukbo? Because there are enemies. Dahil mayroong mga kaaway. So, what kind of the enemies? Kaya anong klaseng mga kaaway? Yeah, since Israelite they entered the land of the Canaan, there were so many the enemies like Canaanites. Simula nang pumasok sa lupain ng Kanaan yung mga Israelita, meron silang mga kaaway. Ito nga po yung mga nakatira sa lupain ng Kanaan. In order to take the promised land, the land of Canaan, they had to fight with the enemies. Upang makuha nila yung lupain ng Kanaan, kinakailangan makipaglaban sila sa mga taga-lupain ng Kanaan. It is also same reason why God called us among the people. Parehas lamang po ng dahilan o rason kung bakit sa lahat ng mga tao, tayo yung iniligtas ng Diyos. Yeah, God saved us in order to make His children. Iniligtas tayo ng Diyos upang kanyang maging anak. If you look at John chapter 1 verse 12, as many as received Him, He become the children of God. Sabi nga po sa Juan chapter 1 verse 12, sapagkat sino mang tumanggap sa kanyang pangalan ay binigyan sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yeah, when we believe in Jesus Christ and then when we are really saved, we will become the children of God. Kapag tayo ay tunay na sumampalataya kay Jesucristo at tayo ay naligtas, tayo ay magiging anak ng Diyos. And also another reason, since we get salvation, we shall dwell in the church. Isa pa pong dahilan, simula nang tayo ay maligtas, tayo ay maninirahan o mananatili sa iglesia. We know the church is the body of Christ. Alam po natin na yung iglesia, ito yung katawan ni Kristo. And Jesus Christ is dwell in the middle of the church. At si Jesucristo, siya ay naninirahan o nananahan sa gitna ng iglesia. Yeah, and then the born again Christian, we will serve the Lord in the church. At tayong mga born-again Christian, pagdilingkuran natin ng Panginoon sa church. And we will glorify the name of God through our Christian life. At luluwalhatiin natin yung pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. And also, Bible says, God saved us in order to make us the Christian soldiers. At sabi rin sa Biblia na tayo ay iniligtas ng Diyos upang tayo ay maging kawal ni Kristo. We know there are three kinds of enemies which we should fight. Alam po natin na mayroon po tayong tatlong klase ng kaaway na kailangan nating labanan. Number one is Satan. Pinakauna si Satanas. And number two, this world. At ikalawa, yung sanlibutang ito. And also number three, our flesh. At ikatlo, yung ating laman. Yeah. So, while we are having a Christian life, we need to fight with these three kinds of enemies. Kaya habang nagkakaroon tayo ng buhay Kristiyano, kailangan labanan natin yung tatlong kaaway na ito. And then, as a Christian soldier, we should set up the banners of the Christ. At bilang mga Kristiyanong kawal, kinakailangan itaguyod o itayo natin yung watawat ni Kristo. Yeah, as the Psalms chapter 20 verse 5 says, "And in the name of our God, we will set up our banners." Kagaya nga po ng sinabi sa Awit chapter 20, "At sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat." What is the banners? Ano po ba yung watawat? Banner represent which belongingness. Yung watawat, sumisimbolo po ito kung saan ka nabibilang. For example,
if you belongs to the armies of the Israelites, yeah, you will raise the banner of the Israelites. Halimbawa, kung nabibilang ka sa hukbo ng Israel, ang itataguy ang yung itataas mong watawat ay yung watawat ng Israel. It is also same. If you are really the truly born again Christian, you need to set up the banner of Christ. Ganun din naman kung tayo ay mga tunay na born again Christian, kinakailangan itaas natin yung watawat ni Kristo. It means you belongs to Jesus Christ. Ibig sabihin po noon kayo ay nabibilang kay Jesu Kristo. But if you don't set up any banners as a born again Christian, how other people they can know you are really born again Christian? Ngunit kung hindi natin itataas yung ating watawat na pagiging isang Kristiyano, kung ganun, paano malalaman ng mga tao na tayo ay mga tunay na born again Christian? Yeah. So, we should have our own banner of, as a Christian soldier. Kaya kailangan itaas natin yung sarili nating watawat bilang mga Kristiyanong kawal. Let's open our Bible, Isaiah chapter 11. Tingnan po natin sa Isaías chapter 11. Verse 10, Isaías chapter 11, verse 10. Isa sa bookmark. Isaiah chapter 10 verse chapter 11 verse 10. Okay, Isaías. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At sa araw na iyon, ang ugat ni Jesse ay tatayo bilang sagisag ng mga bayan. Siya ay hahanapin ng mga bansa at ang kanyang tirahan ay magiging maluwalhati. Yeah, this is the prophecy about the Jesus Christ, right? Di ba po ito yung propesya tungkol kay Jesu Kristo? Who is the Jesse? Sino po si Jesse? Jesse is the father of King David. Si Jesse, siya po yung ama ni Haring David. So, Messiah was prophesied to be born as a descendant of the King David. Kaya yung Mesias ay ipinropesya bilang siya ay magiging anak ni Haring David. So, what does it mean? Who shall stand as a banner to the people? For the Gentiles shall seek him. And his resting place shall be glorious. Kaya sino po yung tatayo bilang sagisag ng mga bayan, siya ay hahanapin ng mga bansa, at ang kanyang tirahan ay magiging maluwalhati. In this passage, there are two kinds of meanings. Number one, Jesus Christ will die for the all the sinners as a Savior. Sa talata po na ito, meron po itong dalawang kahulugan. Una, sa talata na ito, si Jesu Kristo ay namatay para sa mga makasalanan upang sila ay maligtas. If you look at Numbers chapter 21, the verse 8 and 9, there is the story. When the Israelite complained to God, God sent the fiery serpent. Meron pong kwento doon sa mga bilang, chapter 21, mula po verse 8 hanggang 9, na kung saan nagreklamo yung mga Israelita, kaya naman, pinarusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga makamandag na ahas. And Israelite, they were bitten by the fiery serpent. At gamit nga yung mga makamandag na ahas, kinagat ng mga ito yung mga Israelita. Yeah, many Israelite, they were killed. Maraming mga Israelita yung namatay. At the time, they realized their sin and then they asked Moses to pray to God. Nung sandaling iyon, naunawaan nila yung kanilang kasalanan, kaya hiniling nila kay Moses na ipanalangin sila para sa Diyos. And God commanded Moses to make the bronze serpent and set it on a pole. At inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng isang tansong ahas at ilagay ito sa isang tikin. And God said, "Whoever is bitten, look at the bronze serpent, and he shall live." At sinabi po ng Diyos, kung sino man yung tumingin doon sa ahas na tanso, siya ay mabubuhay. Of course, this story implies that Jesus Christ will be crucified on the cross and then die for the sinners. Siyempre po, kumakatawan nito o lumalarawan na si Jesu Kristo ay mamamatay doon sa krus para sa mga makasalanan. So, whoever is bitten by the fiery serpent, they looked at the bronze serpent and then they were lived. Kaya kung sino man yung nakagat ng makamandag na ahas, kapag tumingin sila doon sa ahas na tanso, sila ay mabubuhay. Of course, the bronze serpent does not have any special power. Siyempre po, yung ahas na tanso, wala naman itong espesyal na kapangyarihan. But the people who look at the bronze serpent, they believe the God's word. Ngunit yung mga tao na tumingin doon sa ahas na tanso, naniwala o sumampalataya sila doon sa salita ng Diyos. That's why they looked at the bronze serpent and then they were healed. Kaya naman tumingin sila doon sa ahas na tanso at sila ay gumaling.
It is also same. Jesus Christ crucified on the cross and died for the sinners. Ganun din naman, si Jesus Cristo ay namatay para sa mga makasalanan at siya'y namatay. So when you really believe what Jesus Christ did for you, you can be saved. Kaya kung kayo ay talagang sasampalataya sa kung ano yung ginawa ni Jesus Cristo para sa inyo, kayo ay mabubuhay. John chapter 3 verse 16 says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." Sabi nga po sa 1 chapter 3 verse 16, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." We were supposed to go to the hell because of our sin. Tayo ay marapat na mapunta doon sa impyerno dahil sa ating kasalanan. But we came to believe Jesus Christ died on the cross, and then He redeemed all of my sins. Ngunit sumampalataya tayo na si Jesus Cristo ay namatay doon sa krus at tinubos niya yung lahat ng ating kasalanan. That's why when we believe that, we were saved. Kaya nung naniwala tayo dito, tayo ay naligtas. Yeah. Like the people who were beaten by the fiery serpent, they looked at the bronze serpent and then they lived again. Kagaya po ng mga tao na nakagat ng makamandag na ahas, nung tumingin sila doon sa ahas na tanso, sila ay nabuhay. So, according to Isaiah chapter 11 verse 10, "The who shall stand as a banner to the people" in means, first the person meaning, the people who will look at Jesus Christ, they will be saved. At tatayo bilang sagisag ng mga bayan, ibig sabihin po nito, yung unang kahulugan ay si Jesus Cristo ay mamamatay doon sa krus at sino mang sumampalataya sa kanya ay mabubuhay. And the second reason, everybody also shall look at Jesus Christ when Jesus Christ come again. At yung ikalawang dahilan, yung mga tao na titingin kay Jesus Cristo o yung sasampalataya sa kanya ay mabubuhay. We believe Jesus Christ will come again to take a truly born again Christians. Tayo po ay naniniwala na si Jesus Cristo ay muling darating at kukunin po niya yung mga tunay na born again Christian. Revelation chapter 1 verse 7. Tignan po natin sa Apocalypse chapter 1. Revelation chapter 1 verse 7. Apocalypse chapter 1 verse 7. Okay, verse 7, basahin po natin, sabay-sabay. "Tignan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Gayun nga, amen." Yeah, "Behold, He is coming with cloud and every eye will see Him, even they the who pierced Him." Yeah, everyone will see Him. So when Jesus Christ come again, everyone will see Him. Yung lahat po ng mga tao, makikita siya. Yung lahat ng mga lipi o lahi sa lupa, makikita siya. Gaya po ng sinabi dito, "Tignan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya." That's why, so, as the Bible says, Isaiah chapter 11 verse 10, "The who shall stand as a banner to the people." Yes, the people will look at the Jesus Christ second coming. Kaya gaya po ng binasa natin sa Isaías, yung mga tao ay titingin kay Jesus Cristo kapag siya ay nangyari na yung kanyang ikalawang pagdating. So as a born again Christian, we should not forget we are living in this world as a Christian soldier. Kaya bilang mga born again Christian, huwag natin kalimutan na nabubuhay tayo sa mundong ito bilang Kristiyanong kawal. And also we are fighting with so many enemies. At tayo rin ay nakikipaglaban sa maraming mga kaaway. Yeah, as I said, Satan and this world and also our flesh. Gaya po ng aking sinabi kanina, si Satanas, yung sanlibutang ito at yung ating laman. So while we are having a spiritual war, we should set up our banners for the God's glory. Kaya habang nagkakaroon tayo ng espiritual na pakikidigma, kailangan itaas natin yung ating watawat bilang mga Kristiyanong kawal. Yeah, we should remember we were called as a Christian soldier. Kailangan tandaan natin na tinawag tayo bilang mga Kristiyanong kawal. 2 Timothy chapter 2. Tignan po natin sa ikalawang Timoteo chapter 2. Verse 3 and 4.
2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Ikalawang Timoteo, chapter 2, mula po verse 3 hanggang 4. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3-1, makipagtiis ka ng mga kahirapan, gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus, walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito, yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. Yeah, here you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. So, we were called as a soldiers of Jesus Christ. Tayo po ay tinawag bilang Kristiyan, bilang kawal ni Kristo. Sabi po dito, makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. And we were called as a Christian soldier in order to fight with the Satan for the spiritual war. Tinawag po tayo ng Diyos upang maging Kristiyanong kawal upang tayo ay makipagdigma kay Satanas at magkaroon ng espiritual na pakikipagdigma. So, how can we destroy the Satan? How can be the winner in the battle with the Satan? Kaya paano po natin matatalo si Satanas at mananalo sa digmaan laban kay Satanas? When we clearly understand the characteristic of the Satan, we can be a winner. Kapag naunawaan po natin yung ugali o katangian ni Satanas, malalaman po natin kung paano tayo mananalo. If you compare the Satan and then the serpent, there are some the common point. Kung titignan po natin yung ugali ng ahas o kaya at ni Satanas, mayroon po silang pagkakapareho. Do you know the serpent? The serpent is a cold blood animal. Alam niyo po ba yung ahas ay isang cold-blooded na hayop? It means Satan does not like the hot things. Satan like the cold things. Ibig sabihin po nito, ayaw ni Satanas yung mga maiinit na bagay, kundi yung mga malalamig ang kanyang gusto. And the serpent, in case of the, for example, snake, right? When there is the small hole, the serpent, snake can enter in the hole. At sa ahas, o yung ahas, kapag mayroong maliit na butas, pumapasok siya doon. Yeah. Satan also same. If there is a small division between brothers and sisters, Satan will make a more big problem. Ganun din naman sa atin, kapag sa mga kapatiran ay mayroong maliit na pagkakabahabahagi, si Satanas ay pumapasok doon at gumagawa ng malaking problema. Ephesians chapter 4. Tignan po natin sa Efeso chapter 4. Verse 27. Efeso chapter 4, verse 27. Verse 26 and 27. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit, at huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. Yeah, be angry and do not sin. Although you get angry, Bible says do not sin. Because when you sin, you will give the place to the Satan. Sabi po sa Biblia na kayo ay magalit, ngunit huwag magkasala dahil kung kayo ay magkakasala, binibigyan ninyo ng pagkakataon si Satanas. For example, if there are some divisions or some the places between the brothers and sisters, Satan will enter in the middle of the place. Halimbawa, kapag mayroong maliit na pagkakabahabahagi o agwat sa pagitan ng mga brothers and sisters, si Satanas ay pumapasok doon. And then Satan will make the problem getting worse. At mas palalalain ni Satanas yung problema. Because Satan wanted to destroy our church. Dahil nais ni Satanas na wasakin yung ating iglesia. So, when you have a problem with the brothers and sisters, first you need to think about what is the God's will. Kaya kung meron po kayong problema sa pagitan ng ibang mga brothers and sisters, una pag-isipan po ninyo ano ba yung kalooban ng Diyos. Yeah. Because of your temper, because of your hot temper, or some wrong thought, the God's plan can be destroyed. Dahil sa iyong pagiging mainiti ng ulo at sa iyong maling pag-iisip, nasisira o hindi nagagawa yung kalooban ng Diyos. Especially, we are living in the end of ages. And then, Satan is very cunning. And then, he is trying to use the various kind of the way to destroy the church.
Lalo na po na tayo ay nabubuhay sa katapusan ng panahon at si Satanas ay napakatuso at ginagawa po niya yung kanyang makakaya. 1 Peter chapter 5. Tignan po natin sa unang Pedro chapter 5. Verse 8 and 9. Unang Pedro, chapter 5, mula verse 8 hanggang 9. Pasahin po natin, sabay-sabay. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nakakanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Yeah, sometimes if you look at the documentary of the animal, yeah, how the lion is hunting the buffalo or some other animals. Kapag kayo po ay nakakanood ng dokumentaryo tungkol sa mga hayop, lalo na sa mga leon, kung paanong sila ay humahanap ng malalapa kagaya nga ng mga kalabaw. When the group of the buffalo, they gather together, the lion cannot attack them easily. Kapag yung mga kalabaw ay nagkakatipon-tipon, nasa isang magkakasama sila, yung leyon hindi sila magagawang pasukin. But the buffalo separated from the group, that will be the target. Ngunit kapag yung isang kalabaw ay napahiwalay doon sa grupo, siya yung magiging target ng leyon. Yeah, in our Christian life, it is also same. As long as you are abiding in the church, you can be protected by the church and the brothers and sisters. Ganon din naman po sa atin na kung tayo ay mananatili sa iglesia, kung tayo ay mananatili, kung gayon, tayo po ay mapaprotektahan ng iglesia at hindi tayo magiging target ni Satanas. But if you are separated from the church, from that time, you shall be the target of the Satan. Ngunit kapag kayo po ay napahiwalay sa church, nung mga sa mga sandaling iyon, kayo yung magiging target ni Satanas. Yeah, Bible says, your adversary, the devil, the walks out about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Sabi po, magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. Yeah, so, Bible says, let's resist him, steadfast in the faith, knowing that steadfast in the faith. Kaya sabi po dito, siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya. We should remember as a born-again Christian, especially soldiers of the Christ, we are fighting with the Satan. Kailangan tandaan po natin bilang Kristiyano at lalong bilang kawal ni Kristo, kailangan labanan natin si Satanas. And also one more thing, in case of the Satan, he does not like the hot thing or passion or zeal. At isa pa po, ayaw po ni Satanas yung mga bagay na may init o kaya naman yung alab o kaya yung sa pagiging masigasig. If our brothers and sisters love one another fervently, Satan cannot enter inside of the church. Kung yung mga kapatiran ay merong mainit na pag-iibigan sa bawat isa, si Satanas ay hindi siya makakapasok sa iglesia. But if the brothers and sisters, if they are separated, the one by one, and then if they don't love one another, Satan can enter inside the church. Ngunit kung yung mga brothers and sisters ay magkakahiwalay at kapag nag-iisa at hindi nag-iibigan, kung ganun si Satanas ay makakapasok sa iglesia. Yeah. Romans chapter 12. Tignan po natin sa Roma chapter 12. Verse 10 and 11. Romans chapter 12, verse 10 and 11. Roma, chapter 12, mula po verse 10 hanggang 11. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. Magmahalan kayo ng may pag-ibig bilang magkakapatid, sa pagpaparangal sa iba ay magunahan kayo, huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Yeah. So, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. It is really necessary in order to fight with the Satan. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. And also if you look at 1 Peter chapter 1, verse 22, love one another fervently with the
pure heart. Kagaya po ng sinabi sa unang Pedro na mag-ibigan kayo sa isa't isa na merong mainit na puso. If you really love one another fervently, Satan cannot enter between the brothers and sisters. Kung meron po tayong mainit na pag-iibigan para sa isa't isa, akong ganun, si Satanas po ay hindi makakapasok sa gitna natin. Yeah. So, in case of the truly born-again Christian, yeah, when we love one another fervently, yeah, we can fight with the Satan. Kaya kung tayo po ay merong pag-iibigan sa isa't isa, kung ganun, magagawa po natin na labanan si Satanas. And also, as a born-again Christian, we are living in this world. And while we are living in this world, we should fight also this world. At bilang mga born-again Christian na nabubuhay din sa sanlibutan na ito, kinakailangan din ay labanan natin yung sanlibutan ito. Because Satan is trying to tempt us using the worldly things. Dahil si Satanas, nais niya tayong tuksuhin sa pamamagitan ng mga makasanlibutang bagay. In the Garden of Eden, yeah, Satan tempted Eve with three kind of things. Doon nga sa halamanan ng Eden, tinukso ni Satanas si Eva sa pamamagitan ng tatlong bagay. Yeah, lust of flesh, and lust of eyes, and the pride of this world. Yung pagnanasa sa laman, yung pagnanasa ng mata, at yung pagmamataas sa buhay. Yeah, it is also mentioned in the 1 John chapter 2, verse 16. Yeah, binanggitin po ito doon sa unang Juan chapter 2, verse 15. That's why the Bible says, do not love the world or the things. If you love the world or the things, the love of Father is not in you. Sinabi nga po na huwag ninyong ibigin ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Yeah, those who love this world, he cannot become the Christian soldier. Yung mga taong umiibig sa mundong ito, hindi sila maaaring maging Kristiyanong kawal. And he cannot become the winner in the fighting with this world. At hindi sila mananalo sa laban sa pagitan sa mundong ito. So as a born-again Christian, how can we overcome this world? Kaya bilang mga Kristiyanong kawal, paano natin matatalo yung sanlibutang ito? We need the faith. Kinakailangan natin ng pananampalataya. 1 John chapter 5. Tignan po natin sa unang Juan chapter 5. First John chapter 5. Verse 4 and 5. Unang Juan, chapter 5, mula po verse 4 hanggang 5. Basahin po natin, sabay-sabay. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya, sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Yes. So, for whatever is born, God overcomes the world. It means truly born again Christian, the Bible clearly said, we can overcome the world. We can be a winner in the battle, in the fighting with this world. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, ibig sabihin yung mga tunay na born again Christian, magagawa nilang talunin o labanan yung sanlibutan na ito at sila ay mananalo. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. Those who have a faith, he can overcome the world. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya, magagawa nating talunin ng sanlibutan na ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. As a Christian soldier, it is very important. Those who have a real faith, he can overcome the world. Lalo na po sa mga Kristiyanong kawal na kung sila ay mayroong pananampalataya, matatalo nila yung sanlibutan na ito. Many people, they are attending to the Bible seminar. And then after they finish the Bible seminar, they will have a testimony. I realize the love of God and I get the salvation. Maraming mga tao yung dumadalo sa Bible seminar at kapag natapos nila iyon, sila ay nagbibigay ng patotoo na naunawaan ko yung pag-ibig ng Diyos, ako ay naligtas. Yeah, I think it's not difficult to understand the gospel. Sa palagay ko po, hindi mahirap na maunawaan ang Ebanghelyo. But how can we know whether he is really saved or not? Ngunit paano natin malalaman kung siya ba ay tunay na ligtas o hindi? It is not enough only by the testimony. Hindi po sapat na sa pamamagitan lamang ng testimony. Because there are many brothers and sisters who
delivered a very beautiful testimony. But after a couple of months later, they disappeared. Dahil maraming mga brothers and sisters yung kayang magbigay ng magandang testimony, ngunit pagkatapos ng ilang buwan, sila ay nawawala. It means, testimony is not all. Although they had a beautiful testimony, if they don't continue their sincere Christian life, how can we prove they are really born again Christian? Ibig sabihin po nito, yung testimony, hindi pa ito yung lahat, dahil kung sila ay magbibigay ng testimony at hindi ipagpapatuloy yung kanilang sinserong buhay Kristiyano, paano natin sila mapapatunayan? Real faith shall be revealed through their Christian life. Yung tunay na pananampalataya, ito ay mahahayag sa pamamagitan ng kanilang buhay Kristiyano. Yeah, as the Jesus said, there are two kind of builders, right? Those who built his house on the rock and on the sand. Sinabi po ni Jesus, merong dalawang tao na nagtayo ng kanilang bahay. Yung una, itinayo yung kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Yung isa naman, itinayo yung kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. In the normal situation, two houses looks like the same. Sa unang pagtingin o normal na sitwasyon, yung dalawang bahay, parehas lamang sila. But when the rain descend and then flood came, those who built his house on the sand, it shall be destroyed. Ngunit kapag dumating na yung ulan at rumagasa yung bahay na itinayo sa buhanginan, ito ay masisira. It is not a real faith. Ito ay hindi tunay na pananampalataya. Yeah, those who built his house on the rock, although the rain descend and flood came, the house shall not be destroyed. Yung bahay na itinayo sa ibabaw ng bato, kahit na umulan o rumagasa yung baha, ito ay hindi masisira. Of course, this rock, the foundation, implies to Jesus Christ. Siyempre po, yung bato, yung pundasyon, ito ay tumutukoy kay Jesu Cristo. Those who realize true love of Jesus Christ, who get the real salvation, their faith shall not be disappeared. Yung tao na tunay na nakaunawa ng pag-ibig ni Jesu Cristo, yung mga taong naligtas, yung kanilang pag-ibig kay Kristo ay hindi mawawala. Yeah, whether they are in the good situation, or a bad situation, or a difficult situation, it does not matter. Bible says, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Those who have a faith overcomes the world. Kahit na nasa magandang sitwasyon o pangit na sitwasyon, hindi po ito mahalaga kung yung pananampalataya na yung bagay na dumadaig sa sanlibutan ay ang ating pananampalataya. And also Bible says there are three kind of the secret to win this world. At sinabi po ng Biblia na merong mga sikreto upang matalo yung sanlibutan na ito. Revelation chapter 12. Una po tingnan natin sa Apocalypse chapter 12. Revelation chapter 12, verse 11. Apocalypse chapter 12, verse 11. Babasahin ko po. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanyang patotoo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Yeah. So, they overcame him by the blood of the Lamb. Yeah, this is really important. When we get the salvation, we were saved by the blood of Jesus. Napakahalaga po ng bagay na ito, nung tayo ay naligtas, naligtas tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo. And by the word of their testimony. Yeah, those who are really saved, yeah, they have a very clear testimony. At dahil sa salita ng kanilang patotoo, yung mga tunay na naligtas, sila ay magbibigay ng kanilang patotoo. And they did not love their lives to death. Sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. It means although they face a lot of difficulties or trials in their Christian life, yeah, they can overcome it. Ibig sabihin kahit na humarap sila sa maraming kahirapan at pagsubok, magagawa nilang lagpasan ito. So, through this passage, we can understand those who have a true faith, they can overcome the world. Kaya ibig sabihin po nito, yung mga tao na mayroong tunay na pananampalataya, magagawa nilang talunin ang sanlibutan na ito. And also, as a born-again Christian, while we are preaching the gospel, there will be the persecution.
At bilang mga born again Christian, habang ipinapangaral natin yung ebanghelyo na ito, tayo ay makakatanggap ng pag-uusig. Of course, we call this the spiritual war. Siyempre po, tinatawag natin itong espiritual na pakikipagdigma. Let's open the Bible. 1 Thessalonians chapter 2. Tignan po natin sa unang Thessalonica chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2 verse 1-2. Unang Thessalonica chapter 2 mula po verse 1 hanggang 2. Babasahin ko po. Kayo mismo ang nakakaalam, mga kapatid, na ang aming pagdating sa inyo ay hindi nawala ng kabuluhan, bagaman nagdusa na kami at inalipusta sa Filipos, tulad ng inyong nalalaman, ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalaking pagsalungat. Yeah. Apostle Paul said, "We are bold in our God to speak to you the gospel of God in much conflict." Yes. While the Apostle Paul was preaching the gospel, there were so the much conflict. Habang ipinapangaral ni Apostol Pablo yung Ebanghelyo, nagkaroon ng malaking pagsalungat. Kagaya po ng sinabi dito, ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalaking pagsalungat. Nowadays, it is also same. If you are really preaching the gospel, there will be the conflict and also there will be the persecution from this world. Ganon din naman po sa panahon natin, kung ipinapangaral natin yung Ebanghelyo, magkakaroon ng pag-uusig o malaking pagsalungat mula sa mundong ito. Philippians chapter 1. Tignan po natin sa Filipos chapter 1. Verse 29-30. Mula po verse 29 hanggang 30. Philippians chapter 1, verse 29 and verse 30. Basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang mananampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya, yamang taglay ninyo ang gayunding pakikipaglaban na inyong nakita sa akin at ngayon nababalitaan ninyo tungkol sa akin. Yeah. So, for to you, it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for his sake. What does it mean? If you really become the born again Christian, yeah, if you have a real faith, there will be the persecution from this world, and also you shall experience a lot of the sufferings. Kung kayo po ay naging tunay na born again Christian at kayo ay mayroong tunay na pananampalataya, kayo po ay tatanggap ng pag-uusig o kaya naman kahirapan mula sa sanlibotang ito. Think about when Jesus Christ came to this world. What about the response of the Israelites? Pag-isipan natin, nung dumating si Jesus Cristo sa mundong ito, ano yung naging tugon ng mga Israelita? Did they accept the Jesus Christ well or did they persecute Jesus Christ? Tinanggap ba nila ng maluwag si Jesus Cristo o inusig nila si Jesus Cristo? Israelite, they persecute the Jesus Christ. Inusig ng mga Israelita si Jesus Cristo. And what about the disciples and the apostles? At paano naman yung mga alagad at yung mga apostol? While they are preaching the gospel, they also received the persecution. Habang ipinapangaral nila yung ebanghelyo, tumanggap din sila ng pag-uusig. And Jesus said, if you belong to this world will love you. But this world persecute you because you do not belong to this world. Sabi rin po ni Jesus na kung kayo ay kabilang sa sanlibutan na ito, ay iibigin kayo ng sanlibutan at tatanggapin, ngunit kung hindi kayo kabilang sa sanlibutan, kayo ay kanyang uusigin. It is also same. Sometimes some brothers and sisters, they are wondering, I am believing in Jesus Christ and then I became the children of God. And then why I receiving this kind of so much trials and difficulties? Ganon din naman po sa atin, minsan sa ating mga brothers and sisters, sila ay nagkakaroon ng pagtataka na sila ay naging anak ng Diyos at sumampalataya sila kay Jesus Cristo, kaya bakit sila nakakaranas ng kahirapan o pagsubok sa kanilang buhay Kristiyano? Yeah, number one, you do not belong to this world. Pinakaunang dahilan, hindi ka kabilang sa sanlibutan na ito. But other people who are not saved, they belong to this world. And then, this world will welcome them.
At yung mga ibang tao na hindi ligtas, sila ay kabilang sa sanlibutan na ito at yung sanlibutan ay wine-welcome sila. But born again Christian that does not belong to this world, that's why this world will persecute you. Ngunit yung mga born again Christian na hindi kabilang sa sanlibutan na ito, kayo ay kanyang uusigin. And also, number two, God did not promise the heaven on the earth, right? At isa pa, yung Diyos hindi po siya nangako ng langit dito sa sanlibutan, hindi ba po? When we enter the heaven, yeah, we shall take a rest and then we shall receive the reward. Kapag tayo ay pumasok sa langit, tatanggapin natin yung gantimpala at tayo ay magpapahinga. Let's open the Bible, 2 Timothy chapter 3. Tignan po natin sa ikalawang Timoteo, chapter 3. Verse 12. Verse 12. 2 Timoteo chapter 3, verse 12. Basahin po natin, sabay-sabay. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Yeah. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. So, as a born-again Christian, if you don't receive any persecution, it means you belong to this world. Kaya bilang isang born-again Christian, kung hindi ka nakakaranas ng pag-uusig, kung gayon, ikaw ay kabilang sa sanlibutan na ito. For example, as a born-again Christian, if you are trying to evangelize your family members, there will be the fighting with the family members. Halimbawa, kung bilang isang born-again Christian na ine-evangelize yung iyong pamilya, ikaw ay daranas ng pag-uusig mula sa kanila dahil ikaw ay nag-evangelize sa kanila. Jesus also said, your family members is enemy. Ganun din naman yung sinabi ni Jesus na yung iyong kapamilya ay iyong kaaway. Because the other family members, if they are not saved, they belong to Satan. And then you became the born again Christian, you belong to Jesus Christ. Dahil kung ang iyong pamilya na mga hindi ligtas, sila ay kabilang kay Satanas, kaya ikaw ay inuusig nila, ngunit ikaw ay born again Christian, kaya kabilang ka kay Jesus. Yeah, if they have a different spirit, it is natural there will be the fighting. Kung sila ay merong ibang espiritu, kung gayon magkakaroon talaga ng paglalaban. Why God said, why God does not allow the marriage with the unbelievers? Bakit po hindi ipinahintulot ng Diyos yung pagkakaroon ng kasal sa mga hindi mananampalataya? Yeah, do not yoke with the unbelievers. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Because they have a different thought. They only focus on this world. But born again Christian, we set up our hope in the heaven. Dahil iba yung kanilang pag-iisip, dahil sila ay yung kanilang pag-iisip ay nakatoon sa sanlibutan na ito, ngunit yung ating pag-iisip ay nakatoon doon sa langit. So how they can go together? Kaya paano sila makakalakad ng kasabay natin? So we should remember, as a born again Christian, yeah, if you are trying to evangelize your family members, there will be the fighting. Kaya bilang isang born again Christian, kung nais mong ma-evangelize yung iyong pamilya, magkakaroon ng paglalaban. But if you just keep silence, if you don't evangelize anyone, there is no persecution. Ngunit kung ikaw ay mananahimik at hindi mo i-evangelize yung sinuman, hindi ka tatanggap ng pag-uusig. Yeah, that's why the Bible says, the who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Kagaya nga po ng sinabi ng Biblia, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. But we should remember, we were called as a Christian soldier in order to fight with Satan and in order to fight with this world and also in order to fight with our flesh. Kaya tandaan po natin na tinawag tayo ng Diyos upang maging Kristiyanong kawal, upang makipagdigma kay Satanas sa sanlibutan at syempre sa ating katawang laman. We should set up our banner to glorify the name of God through our life. Kailangan itaas natin yung watawat ng Diyos upang makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Let's open our Bible, Psalms chapter 60. Tignan po natin sa Awit chapter 60.
Psalms chapter 60 verse 4. Awit chapter 60 verse 4. Okay, verse 4, basahin po natin, sabay-sabay. Naglagay ka ng watawat para sa mga natatakot sa iyo upang ito'y mailantad dahil sa katotohanan. Yeah, you have given a banner to those who fear you. So, truly born again Christian, you fear God. That's why God has given you the banner. What kind of banner? You belong to Jesus Christ and then you are Christian soldiers. Yung mga Kristiyano na may takot sa Diyos, ibinigay sa kanila, naglagay sa kanila yung Diyos ng watawat. Anong watawat po ito? Na ikaw ay kabilang kay Jesus Kristo at ikaw ay isang Kristiyanong kawal. So while we are having a Christian life, we should make it clear we are belonging to the Jesus Christ. Kaya habang tayo ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano, kailangan maging malinaw ito na tayo ay mga Kristiyanong kawal. There should not be anyone, among the born-again Christian, like a bet, paniki? Kailangan walang sino man sa mga born-again Christian yung maging kagaya ng paniki. Do you know story of the bet? Alam niyo po ba yung istorya ng paniki? Why the bet is hiding inside the cave? Bakit yung paniki ay nagtatago sa mga kuweba? At the first creation, actually, they were fighting between the animal and bird. Noong unang paglikha, sa katunayan, mayroong paglalaban sa pagitan ng mga ibon at ng mga hayop. So, when the bird became the winner, the bat said, he showed his wing. I'm a bird. I belongs to the bird. Kapag nananalo sa labanan yung mga ibon, yung paniki ay nagpapakita sa kanila, ipinapakita yung kanyang pakpak at sinasabi, ako ay isang ibon, ako ay kabilang sa inyo. But later, if the animal became winner, he said, I'm animal. Ngunit kalaunan, kapag yung mga hayop yung nananalo, siya ay lumilipat sa mga hayop at sinasabi niya, ako'y isang hayop din. Yeah, he changed his position very often. Sometimes to the bird, sometimes to the animal. Madalas niyang binabago yung kanyang posisyon, minsan sa panig ng mga ibon, minsan sa panig ng mga hayop. Later, between the animal and the bird, they agreed the peace. At kalaunan, yung mga ibon at yung hayop, sila ay nagkaroon ng pagkakasundo ng kapayapaan. After that, the bat was not able to find his place. At kalaunan, yung paniki, hindi siya nakatagpo kung saan siya nabibilang. Because when he trying to go to the bird said, before you said you belongs to animal. Kasi nung pumunta siya sa mga ibon, sinabi ng mga ibon na akala ko ba ikaw ay panig sa mga hayop? And when the bat was going to the animal also said, before you said you belongs to bird. At nung lumipat siya sa mga hayop, sinabi naman ng mga hayop sa kanya, akala ko ba ikaw ay kabilang sa mga ibon? Yeah, that's why the bat, there was no any place to dwell. That's why he hide himself inside the cave. Kaya naman yung paniki, wala siyang matirahan o mabilangan. Kaya naman, siya ay pumunta sa loob ng kuweba. Our born-again Christian, we should represent our banner clearly, our belongings. We are belongs to Jesus Christ. Kailangan tayong mga born-again Christian, ikatawan natin kung saan tayo nabibilang na bilang isang bilang mga Kristiyanong kawal. For example, as a born-again Christian, while you are staying in the church, you are behaving like a Christian. Halimbawa, kapag kayo ay nasa church, kayo ay umaasal ng bilang isang born-again Christian. But outside of the church, if you are behaving like other unbelievers, you are drinking or smoking or gambling. Ngunit kapag kayo ay nasa labas ng church, kayo ay umaasal, kagaya ng mga hindi mananampalataya na nagsusugal o kaya naman umiinom. How can you say you're really born again Christian and then you belongs to Jesus Christ? Paano ninyo masasabi na kayo ay tunay na mga born again Christian at kayo ay nabibilang kay Jesus Kristo? We should remember here, Isaiah chapter 60 verse 4 says, you have shown your people, you have given a banner to those who fear you that may be displayed because of the truth.
Kaya tandaan po natin dito sa Awit chapter 60 verse 4, naglagay ka ng watawat para sa mga natatakot sa iyo upang ito'y mailantad dahil sa katotohanan. God has given a banner to those who fear God. It means God has given His banner to the truly born-again Christian. So our born-again Christian, we should set up our banner for the God's glory. Ibinigay ng Diyos yung kanyang watawat sa mga natatakot sa kanya. Ibig sabihin, ibinigay niya yung kanyang watawat sa mga tunay na born-again Christian. Kaya naman kailangan tayo ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng pagtataas ng watawat na ito. So, what kind of the Christian soldier we should be? Kaya anong klaseng Kristiyanong kawal ba tayo maging? If you look at Judges chapter 5, there is the war between the Midianite and then Israelites. Kung titignan po natin sa mga hukom, chapter 5, nagkaroon po ng paglalaban sa pagitan ng Israel at ng mga Midianita. At the time, there are different types of the soldiers. Nung mga panahon na iyon, merong iba't ibang klase ng mga kawal. Number one, those who do not have the mind to fight with the enemy and also do not join in the battle. Pinakauna, yung mga tao na walang kaisipan na sumama sa digmaan at yung mga ayaw sumali. Let's open the Bible, Judges chapter 5. Tignan po natin sa Hukom chapter 5. Judges chapter 5, verse 17. Hukom chapter 5, verse 17. Here, Gilead stayed beyond the Jordan, and why did Dan remain on sheep? Asher continued at the seashore and stayed his inlet. Bakit ang Gilead ay nanatili sa kabila ng Jordan at ang Dan bakit siya ay nanatili sa mga barko, ang Asher ay nanatili sa mga baybay ng dagat at nanahan sa kanyang mga daong. Other tribes, they are fighting with the enemies, but they were remains in on the sheep and then they stayed at the seashore. Yung ibang mga lipi ay sumali sa digmaan, ngunit yung ibang mga lipi, sila ay nanatili sa mga barko o kaya naman sa mga baybayin. It means, although other soldiers, they are fighting seriously, they didn't have any mind to fight with the enemy. Kaya ibig sabihin po nito, kahit na yung ibang mga lipi, sila ay nakikipaglaban ng seryoso, ngunit yung iba, wala silang kaisipan na sumali sa digmaan. Through this passage also, we need to think about our Christian life. Sa pamamagitan po ng talatang ito, kailangan pag-isipan din natin yung ating buhay Kristiyano. We were called as a Christian soldier. Tayo po ay tinawag bilang mga Kristiyanong kawal. But how much we are living for the Christ? Ngunit gaano ba tayo nabubuhay para kay Kristo? We should not misunderstand, just you attend the church, the Sunday sermon and Wednesday sermon, it is not all of your Christian life. Kailangan wag po tayong magkaroon ng maling pagkaunawa na yung pagdalo sa Wednesday at Sunday service, hindi pa po ito yung lahat. We need to think about how much we really sacrificed for the preaching the gospel and also how much we serve the Lord sincerely. Kailangan pag-isipan natin kung gaano tayo nagsasakripisyo upang ipangaral yung ebanghelyo at gaano tayo nagsasakripisyo upang paglingkuran yung Panginoon. For example, other brothers and sisters, they are doing their best to evangelize the lost souls. Halimbawa, yung ibang mga brothers and sisters, ginagawa nila yung kanilang makakaya upang ipangaral o evangelize yung mga ligaw na kaliluwa. But as a born-again Christian, if you don't have any mind to evangelize other people, or if you don't join in this ministry, you need to think about, you are not different from this kind of the soldiers. Kaya bilang mga born-again Christian, kung tayo ay walang kaisipan na mag-evangelize ng ibang mga tao at ayaw nating lumahok sa mga ganitong gawain, kung ganun, kailangan pag-isipan natin na tayo ay tumutulad sa mga taong ito na hindi lumahok sa digmaan. Okay, verse 23, Judges chapter 5, verse 23. Hukom chapter 5,
verse 23. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Sumpain si Meros, sabi ng anghel ng Panginoon, sumpain ng mapait ang mga naninirahan doon sapagkat siya'y hindi dumating upang tumulong sa Panginoon, laban sa makapangyarihan. Yeah, curse Meros, said the angel of the Lord, cursing its inhabitants bitterly because they did not come to the help of the Lord, against the mighty. Yeah, did not help. Sila ay hindi tumulong. Sabi po, sumpain si Meros, sabi ng anghel ng Panginoon, sumpain ng mapait ang mga naninirahan doon. Yeah. Nowadays, it is also the same. As a born-again Christian, if we only think about ourselves, only our physical life, yeah, and then if we don't have any interest in the work of the Lord, we are not different from this kind of people. Pag bilang mga born-again Christian, kung hindi natin pinag-iisipan yung ating sarili, at kung tumutuon lamang tayo ng pansin sa physical na buhay, kung gayon, wala tayong pinagkaiba sa mga tao na ito na hindi lumahok sa digmaan. And also, there are another time. They have a mind. They wanted to join, but it is only their thought. They don't take any action. At meron pa pong isang klase ng kawal, meron silang kaisipan na lumahok sa digmaan, ngunit hindi po nila ginagawa. Yeah. Although they have decided, if they don't take action, it is also meaningless. Kung sila ay gumawa ng desisyon na sila ay lalahok, ngunit kung hindi sila gagawa ng action, kung gayon, ito rin ay walang kabuluhan. Look at verse chapter 5, verse 15 and 16. Tignan po natin sa Hukom, chapter 5, mula verse 15 hanggang 16. Babasahin ko po. Ang mga pinuno sa Isakar ay dumating nakasama ni Deborah, at ang Isakar ay tapat kay Barak. Sa Libis ay dumaluhong sila sa kanyang mga sakong. Sa gitna ng mga angka ni Ruben ay nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Bakit ka nanatili sa gitna ng mga kulungan ng tupa upang makinig ba ng mga pagtawag sa mga kawan? Sa gitna ng mga angka ng Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Yeah, in case of the divisions of the Reuben, there were great resolves of heart. It means they had a great resolution. Sa angka ng Ruben, nagkaroon ng pagsasaliksik ng puso. But what about this? Verse 16, the divisions of Reuben have a great searching of heart, and they did not join in this war. Sabi nga po sa verse 16, sa gitna ng mga angka ng Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso at hindi sila lumahok sa digmaan. In our Christian life, it is also same. For example, when we started this year, many of our brothers and sisters already made the New Year's resolution. Halimbawa po sa ating mga born-again Christian, nung nagsimula yung taon na ito, gumawa tayo ng New Year's resolution. Although you made the New Year's resolution, if you don't practice it, it is meaningless. Kahit na gumawa kayo ng New Year's resolution, ngunit kung hindi po ninyo ito ginagawa, ito rin ay walang silbi. And also, while we are preaching the gospel, yeah, you wanted to join and you have a mind. O kaya naman, sa pangangaral ng Ebanghelyo, gusto ninyong lumahok at meron kayong kaisipan. But you don't take any action. Ngunit hindi kayo gumagawa ng aksyon. In the case, how can we evangelize the lost souls? At kung magkagayon, paano natin magagawa na makapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa? For example, you want to evangelize your family members. Halimbawa, gusto mong ma-evangelize yung iyong mga kapamilya. And actually, you are also praying for your family members. At sa katunayan, ipinapanalangin mo din yung iyong mga kapamilya. But you don't take any action. For example, you don't ask them to watch the DVD Bible seminar or to attend the Bible seminar like that. Ngunit hindi ka gumagawa ng action o kaya naman hindi mo sila tinatanong na makinig ng DVD Bible seminar o kaya naman umattend sa Bible seminar. In the case, there will not be any changes. At kung ganito, hindi po tayo magkakaroon ng pagbabago. Yeah. Especially as a born-again Christian, those who only seek his own interest, they cannot follow the God's will. Lalo na po yung mga born-again Christian na hinahanap lamang yung kanyang sariling pakinabang, sila po, hindi po nila magagawa yung kalooban ng Diyos. Yeah. So, we need to think about what types of the Christian soldier in our Christian life.
Kaya kailangan pag-isipan po natin kung anong klaseng mga buhay Kristiyano yung mayroon tayo. Yeah, number one, those who do not have any interest, and then those who do not join at all. Pinakauna, yung mga walang interest at yung mga hindi lumahok. Yeah. I think there is no one who is like this number one. Sa palagay ko po ay walang sinuman yung kagaya na itong number one. And number two, they have an interest and they wanted to join, but they don't take any action. At yung ikalawa, sila ay mayroong kaisipan at gusto nilang lumahok, ngunit hindi sila gumagawa ng aksyon. This is the problem. I think the many brothers and sisters, yeah, they wanted to join, but problem is this, they don't take action. Ito po yung problema. Sa palagay ko po, yung lahat ng mga brothers and sisters ay mayroong pagnanais na lumahok, ngunit yung problema ay hindi sila gumagawa ng aksyon. Less of the Bible, James chapter 1. Tignan po natin sa Santiago chapter 1. Verse 22. Santiago chapter 1, verse 22. Basahin po natin, sabay-sabay. 3:1 Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. Yeah, although you are listening to the word of God, but if you don't practice it, that means you are deceiving yourself. Kahit na nakikinig kayo ng salita ng Diyos, ngunit kung wala kayong ginagawa, kung gayon, dinadaya ninyo yung inyong mga sarili. And James chapter 2, verse 26. Sabi din po sa Santiago chapter 2, verse 26. Basahin po natin, sabay-sabay. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Yeah, here, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is that also. Yeah. Although you have a faith, but if you don't practice it, it means your faith is dead. Kahit na meron kayong pananampalataya, ngunit kung hindi po ninyo ito ginagawa, kung gayon, yung inyong pananampalataya ay patay. Let's go back to the Judges chapter 5. Balikan po natin sa Hukom chapter 5. Verse 18. Judges chapter 5, verse 18. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Ang Zebulon ay isang bayan na nagsuong ng kanilang buhay sa kamatayan, gayon din ang Neftali na sa matataas na dako ng kaparangan. Yeah, Zebulon is a people who jeopardize their lives to the point of death. We should become like this Christian soldier. Kailangan tayo po ay maging kagaya ng mga Kristiyanong kawal na ito. Ang Zebulon ay isang bayan na nagsuong ng kanilang buhay sa kamatayan. So, the Lord shall be really pleased when you are willing to join in the works of the Lord. Ang Panginoon ay tunay na masisihan kung kayo po ay merong kung kayo po ay lalahok sa gawain ng Panginoon. Especially those who are willing to sacrifice himself for the God's glory, they shall become the real Christian soldier. Lalo na yung mga nagnanais na gawin yung magbigay ng kasiyahan at gawin yung kaluwalhatian ng Diyos. Judges chapter 5 verse 2. Tignan po natin sa Hukom chapter 5 verse 2. Basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat ang mga pinuno ay nanguna sa Israel, sapagkat kusang inihandog ng bayan ng kanilang sarili, purihin ninyo ang Panginoon. Yeah, when the people willingly offer themselves, the Lord shall be pleased. Kapag sapagkat kusang inihandog ng bayan ng kanilang sarili, yung Panginoon ay talagang masisiyahan. Yeah, verse 9 or so. Sabi din po sa verse 9. Basahin po natin sabay-sabay. Ang aking puso ay nasa mga pinuno sa Israel, na kusang loob na naghahandog ng kanilang sarili sa bayan, purihin ang Panginoon. Yeah, who offer themselves willingly with the people, bless the Lord. So we should be like these the soldiers who are
willingly offer themselves to the Lord. Kailangan tayo ay maging kagaya ng mga Kristiyanong kawal na ito na kusang loob na inihandog yung kanilang mga sarili sa Panginoon. We should achieve the victory in this the spiritual war. Kailangan makamit natin yung pagtatagumpay sa gitna ng espiritual na pakikipaglaban na ito. Let's open the Bible, Psalms chapter 60. Tignan po natin sa Awit chapter 60. Verse 12. Psalms chapter 60, verse 12. Babasahin ko po. Kasama ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan sapagkat siya ang tatapak sa aming mga kaaway. Yeah, through God, we will do valiantly, for it is He who shall tread down our enemies. It means, when Jesus Christ was crucified on the cross, Jesus Christ already broke the head of the Satan. Ibig sabihin po nito, nung si Jesus Cristo ay namatay doon sa krus, tinapakan na niya, winasak na niya yung ulo ni Satanas. So, when we really trust in God, yeah, we can achieve the victory. Kaya kung tunay tayong magtitiwala sa Diyos, makakamit natin yung pagtatagumpay. Yeah. Although we are in the difficult situation or some problems, we should trust in God and we should continue our sincere Christian life. Kahit na tayo ay nasa kahirapan at mayroong mga problema, ngunit kailangan lagpasan natin ito at magpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Let's open the Bible, Isaiah chapter 62. Tignan po natin sa Isaías chapter 62. Verse 10. Verse 10. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Sa mga pintuan, inyong ihanda ang lansangan para sa bayan, inyong itayo, inyong gawin ang maluwang na lansangan, inyong alisin ang mga bato, sa ibabaw ng mga bayan ang watawat ay itaas ninyo. Yeah. Go through the gates. Prepare the way for the people. Build up the highway. Take out the stones. Lift up banners for the people. So, in order to lift up the banner, there are a lot of things to do. We have to do. Kaya upang maitaas yung watawat, maraming mga bagay yung kinakailangan nating gawin. Go through the gates. What does it mean? Although there are some problems or difficulties, yeah, we should go through and then we should overcome it. Sabi po, kayo'y dumaan sa mga pintuan. Ibig sabihin po nito na kahit mayroong mga problema na dumating, kailangan malagpasan natin ito at tayo ay patuloy na dumaan. Yeah, build up the highways. While the Israelite, after they return to Jerusalem, they are trying to build up the God's temple and also they build up Jerusalem wall. But there were so many hindrances. Inyong itayo, inyong gawin ang maluwang na lansangan. Yung mga panahon po na ang Israel ay bumalik sa, yung mga Israelita ay bumalik sa Israel, nais po nila na itayong muli yung templo ng Diyos. But although there were some the hindrance and the disturbance, they overcome it. And then finally, they built the God's temple again. Ngunit mayroon pong mga problema at hadlang, ngunit kahit mayroong mga problema at hadlang, ngunit ipinagpatuloy nila, nalagpasan nila ito at ipinagpatuloy nila yung pagtatayo. Yeah, Jerusalem wall also. When the Nehemiah was trying to build the Jerusalem wall, there were so many disturbances and hindrances from the enemy. Ganon din naman sa pagtatayo ng pader ng Jerusalem o ng Jerusalem, nung itinatayo ito nila Nehemias, nagkaroon din sila ng mga problema at mga hadlang. But finally, Nehemiah and the Israelite, they were able to finish the construction of the Jerusalem wall. Ngunit sila Nehemias at yung mga Israelita, sa huli, nagawa nilang maitayo muli yung pader ng Jerusalem. Although, while we are preaching the gospel, we may face a lot of the difficulties or trials, but we should accomplish it.
Habang ipinapangaral natin yung ebanghelyo at kahit na merong mga hadlang, ngunit kailangan malagpasan natin ito at tayo ay magpatuloy. As you know well, in the first week of April, we are going to conduct the summer retreat or Bible seminar in our church. Kagaya po ng inyong alam, sa unang linggo ng Abril, magkakaroon po tayo ng summer retreat dito po sa ating church. Because of the increasing the confirmed cases, I know that it's a very difficult situation. Dahil nga po sa pagdami ng mga nakukumpirmang mga kaso, alam ko po na napakahirap na sitwasyon nito. Yeah, high school students and elementary and senior citizens, they cannot join. Yung mga high school, elementary at yung mga senior citizen, hindi po nila magagawang makapag-join. But although we face this kind of some barriers or obstacles, we should overcome it and we should do our best to accomplish the God's will. Ngunit kahit na tayo ay humaharap sa iba't ibang mga kahirapan at pagsubok, ngunit kinakailangan, malagpasan natin ito at tayo ay magpatuloy. Yeah, here says, take out the stones. Take out stones. That means we should remove those kind of the hindrance and obstacles and we should overcome it. Sabi po dito, inyong alisin ang mga bato, ibig sabihin alisin natin yung mga hadlang at yung mga harang nang sa gayon malagpasan natin ito at tayo ay magpatuloy. And finally, lift the banner for the people. At sa huli, itaas ninyo ang watawat sa harap ng mga tao. Yeah, we should lift up the banner for the Christ. Kailangan itaas natin yung watawat para kay Kristo. Let's go back to the Psalms chapter 20. Balikan po natin yung Awit chapter 20. Verse 5. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Kami magagalak sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming watawat, ganapin nawa ng Panginoon ang kahilingan mong lahat. Yeah. As the King David prayed to God, we will rejoice in your salvation and in the name of our God, we will set up our banners. Huh? What does it mean? We will set up our banners. This is for the God's glory. Kagaya po ng ipinalalangin ni Haring David na kayo'y magalak sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming watawat. Yung pagtataas ng watawat, ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po kailangan tayo ay gumawa para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yeah, may the Lord fulfill all your petitions. If you are really asking for the God's glory, God will accomplish your petition, your prayer. Ganapin nawa ng Panginoon ang kahilingan mong lahat. Kung gagawin natin ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos, yung lahat ng ating mga hiling o hinihingi, gagawin ito ng Diyos para sa atin. Yeah. So today, we learned about this Psalm chapter 20, especially we learned about as a Christian soldier, we should lift up the banner. Kaya ngayon po napag-aralan po natin ito mula po sa Awit chapter 20 at bilang mga Kristiyanong kawal, kailangan itaas natin yung watawat. Yeah, we became the Christian soldier and we belongs to Jesus Christ. Tayo po ay naging mga Kristiyanong kawal at tayo po ay kabilang kay Hesukristo. And we should raise our banner for God's glory. At kailangan itaas natin yung ating watawat para sa ikaluluwalhati ng Diyos. And also, we thought about what kind of the soldiers should be. At napag-isipan din po natin kung anong klaseng mga Kristiyanong kawal tayo dapat na maging. Yeah. If you look at Romans chapter 16, when the Apostle Paul, the preacher of the gospel, there were so many faithful, the sincere, the fellow workers. Noon, nung si Apostle Pablo, ipinapangaral niya yung Ebanghelyo, marami siyang nakasama na mga sincero at tapat na mga kamanggagawa. Yeah. If you look at the Romans chapter 16 verse 3, yeah, Priscilla and Aquila, they risked their own neck for the Apostle Paul. It means they are willing to sacrifice themselves for preaching the gospel. Halimbawa po doon sa Roma chapter 16 verse 3, sila Aquila at Priscilla na isinuong yung kanilang leeg para kay Apostol Pablo, o ibig sabihin po nito, sila ay nagnanais talaga na isakripisyo yung kanilang sarili para sa pangangaral ng Ebanghelyo. So our brothers and sisters also should be like sincere and faithful the fellow workers of Christ.
Kaya ibig sabihin po nito, kailangan yung ating mga brothers and sisters ay maging kagaya ng mga kamanggagawa na isinasakripisyo o nagnanais na isakripisyo yung kanilang sarili para kay Kristo. So, we need to pray for this coming summer retreat more honestly so that we can preach the gospel to the so many lost souls. Kailangan ay ipanalangin pa natin ng higit na tapat yung ating gaganapin na summer retreat nang sa gayon marami pong mga ligaw na kaluluwa ang maligtas. Let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for giving us this chance to listen to your word. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay makapakinig ng iyong salita. We learned about Psalms chapter 20. As a Christian soldier, we should lift up the banners for the God's glory. Kagaya po ng aming natutunan sa Awit chapter 20 na kailangan itaas namin yung watawat ng Diyos bilang mga Kristiyanong kawal. We know we are living in the end of aging. Alam po namin na nabubuhay kami sa katapusan ng panahon. But there are still so many lost souls who are not saved. Ngunit marami pa ring mga ligaw na kaluluwa yung kailangan pang maligtas. We are praying for the incoming the summer retreat in the first week of April. Idinadalangin po namin yung papalapit po naming summer retreat sa umpisa o unang linggo ng Abril. Let us do our best to evangelize many lost souls through this summer retreat. Idinadalangin po namin na maraming mga ligaw na kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan po ng summer retreat na ito. Let us have one mind and let us cooperate one another in order to achieve the will of God. Nawa kami po ay magkaroon ng iisang pag-iisip at magkaisa kaming lahat upang magawa po namin yung makapagbigay kami ng kaluwalhatian ng Diyos. Let us glorify the name of God through our Christian life. Nawa maluwalhati po namin yung pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng aming buhay Kristiyano. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.